See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God, and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. 1 John chapter 3, verse 1. Blessed day, everyone, and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Ronnie Boy Perez Cariaga. Hoping and wishing and praying that anong oras, anong panahon, anong araw man ninyo panuorin ang broadcast na ito ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang pagpapala ng Panginoong Jesus at Panginoong Diyos ang suma sa ating lahat-lahat. Isang mapagpalang araw na naman po sa atin. Making the Invisible Visible Part 17 na po tayo at nakakatuwa na umabot tayo dito. But basically, ito talaga ang pinapangarap ng New Lingkod. Mapuntahan natin and we could make the invisible love of the Father to be visible. So, we'll be talking today, particularly sa araw na ito, particular na araw na ito, the love of God or the Father's love. Na usually, hindi ito napapansin. Yung pagmamahal ng isang ama, hindi ito nararamdaman kasi ang mga ama ay hindi gaano nagsasalita. Kagaya din ng ating dakilang amang Diyos, hindi naman siya nagsasalita sa atin ng diretsahan, kundi nasusulat ang mga kanyang mga salita sa pamagitan ng nasulat na tawag nga natin doon is revealed na revelation, written revelation. Nabagamat ang pag-ibig ng ama para sa atin or pag-ibig ng mga ama para sa mga anak nila, is unparalleled. Hindi po talaga ito mapapantayan. Hindi po talaga ito matutumbasan. Yet, oftentimes than not, hindi siya na-appreciate. Hindi siya napapahalagahan. Hindi siya nabibigyan ng kaukulang pagtingin, pagpapahalaga. Kaya magkaminsan na nararamdaman tuloy natin na it is unfair, a little bit unfair. Hindi lang siguro sa ganang atin, kundi kapag pinag-usapan din natin ang pag-ibig ng Diyos is unfair. Dahil alam naman natin, God is love, lagi natin naririnig yan. Pero cliche na lang, or alam natin lahat-lahat na kapag ka may mga pinagdadaanan, laging pinapaalala, huwag mo kalilibutan, God loves you. Laging ganon, pero tila hindi talaga naiintindihan ang lalim, ang lapad, at kung ano talaga ang pagmamahal ng Diyos. Kaya napapanahon, yamang ito ngayon ay Father's Day, napapanahon siguro, at pinilit nga po, itinaon ko talaga para talakayin ang topic na ito ngayong particular na araw. Happy Father's Day. At Father's Day nga sa lahat-lahat ng mga tatay, lahat-lahat ng mga papang, lahat-lahat ng mga daddy, lahat-lahat ng mga papa or papski, isang maligayang araw po ng mga ama para sa ating lahat-lahat. Tuloy po tayo. May isang tao na may dalawang anak na lalaki. At sinabi sa kanya sa kanyang ama ng bunso, "Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi na yung kayamanang nauukol sa akin." At binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ang maraming araw ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain at doon inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay. At nang magugol na niyang lahat ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupain yaon at siya nagpasimulang mangailangan. Pumaroon siya at nagkisama sa isa sa mamamamayan sa lupaing iyon at sinugo siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Datapwat nang siya makapag-isip ay sinabi niya, "Ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis sa pagkain at ako'y narito mamamatay ng gutom. Magtitindig ako at paruroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, 'Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo, gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan.' At siya nagtindig at pumaroon sa kanyang ama, datapwat samantalang nasa malayo pa siya ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa leeg at siya hinagkan at sinabi ng anak sa kanya, 'Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo.
Natapos sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito madali ang pinakamabuting balabal, isuot ninyo sa kanya, at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo magsikain at magkatuwa. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nangagpasimulang magkatuwa. Nasa bukid nga ang anak niyang panganay at nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan. At pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin at itinanong kung ano kaya ang mga bagay na iyon. At sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay na iyong ama ang pinatabang guya dahil sa siya tinanggap niya na ligtas at magaling. Natapot na galit siya at ayaw pumasok. At lumabas ang kanyang ama at siya'y namanhik sa kanya. Natapot siya na sumagot, sinabi sa kanyang ama, narito. Maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran at kailanmay hindi ako sumuway sa iyong utos. At gayonmay hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkipagkatuwa ko sana sa aking mga kaibigan. Natapot, nang dumating itong anak mong umubos na iyong kapagkabuhay sa mga patutot, ay ipinagpatay mo siya ng pinatabang guya. At sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palaging nasa akin at iyo ang lahat ng akin. Datapwat, karapat-dapat magkatuwa at magsaya tayo sapagkat patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay, nawala at nasumpungan. Ito ay hango sa Lucas, Kabanatang 15, Talatang 11 hanggang 32, Tagalog ang Biblia. Purihin ang Panginoon at sana bigyang basbas ng Panginoong Diyos ang mga salitang ating binasa. May God bless the reading, Making the Invisible Visible, Part 17. Kung titingnan natin maigi, this is the parable of the lost son or the prodigal son. Sa ganang akin, it should have been the father's love. Kaya tuloy, because ang focus natin is yung lost son, sa title pala niya, yung prodigal son, hindi natin tuloy makikita dito or manonotice yung father's love. At hindi tuloy natin maintindihan at mula sa sanaysay na ito o sa talinghagang ito, hindi natin maunawaan yung unspoken love of the father. Na kailanman hindi mapapantayan, hindi kailanman mapaparisan, ngunit from the parable itself, mula dito sa talinghagang ito, makikita natin na hindi appreciated at kaya ko nasabi, kagaya ng sa umpisa natin, ano, it is unfair dahil ibang focus. Sa mga nakarinig na sa parable of the lost son, na maaring hindi lamang 10-20 beses na, kundi narinig na natin ito paulit-ulit. Kagaya nga sinasabi ng mga Inglesero at Inglesera, same old, old music yan, paulit-ulit, unlimited. Totoo po yan. True. And ayaw ko magsabihing guilty as charged sapagkat hindi ko po binalak at hindi ko babalakin na sundan ang paulit-ulit na kaparaanan ng pagpapahayag ng katotohanan patungkol sa talinghagang ito. Kung traditional or sasabihin hindi ganyan pagpapaliwanag ng lolo ko o hindi ganyan pagpapaliwanag ng mga misyonaryong nagturo sa amin o hindi ganyan pagpapaliwanag ng Churches of Christ o hindi ganyan pagpapaliwanag ng pastor ko o hindi ganyan pagpapaliwanag ng tatay ko or hindi ganyan pagkakaintindi ko, pagkakaunawa ko, well, sorry. Dahil ang sabi nga natin, mag-aaral tayo and we will be equipping the saints, equipping also the preachers, the pastors, and the ministers na mag-isip kung paano nga ba isa-isip, paano nga ba makita ang katotohanan at ang tunay na pakahulugan ng mga nasusulat. Sa ganang akin, kung panghahawakan natin ang traditional view na yung title ng parable mismo, title mismo ng talinghaga, makikita natin kaagad-agad na yung emphasis ng talinghagang ito ay hindi talaga mapupunta at magiging bias, magiging daan kung saan titingnan mo ang talinghagang ito. At nasanay tayo sa traditional view dahil sa title of the parable, yung main character ng parable ay doon din ang tungo.
Subal kung titingnan nating maigi, hindi ito magiging lumang tugtugin or old music if you will just allow me and allow the text itself. At alam po ninyo, nung ginawa po ang Biblia natin, sinulat po ito na walang punctuation. Sinulat po ito na dikit-dikit, lahat-lahat nasa lowercase. Sinulat po ito na walang chapter division. Sinulat po ito na walang verse division. Dumating na lang ang mga bagay-bagay nito later upang mapaganda. Wala itong title, wala itong mga heading and subheadings. Sinulat lang ito, Anshal. The Greek, dire-diretso. Hindi mo alam kung kailan ka titigil, hindi mo alam kung kailan may punctuation mark na comma, period, punctuation mark na exclamation point, or even yung quotation marks. So magiging lumang tugtugin siya kapag hindi mo talaga inaral contextually, hindi mo talaga inaral at tingnan ano ba yung mga nasa ibabaw o nasa ibaba. At ang ano mang ipinaliwanag sa'yo ng mga naunang nagpaliwanag na natutunan nila sa kanilang guro, sa kanilang sinundan, at hindi na muling tiningnan ang nilalaman ng napakahalagang talinghagang ito, maging same old nga, lumang tugtugin, old music nga ang kalalabasan. Kung inyo pong ipapahintulot, let's make the invisible visible. Tingnan nyo maigi. Kung ito ay parable of the lost son instead na parable of the loving father, magkakaroon po ng focus shift. Tingnan nyo maigi ha. Sa ng akin, hindi ko tatawagin itong parable of the lost son kasi ang magiging focus ko is on the lost son. Ngayon kung gagawin ko is parable of the loving father, ang shift ko ngayon is on the loving father. Kaya, dalawang mangyayari. Kung parable of the lost son at lahat ngayon talaga naman ay itong panahon na ito ngayon, itong generation Z or generation millennials, mayroon silang tinatawag na victim's mentality. Hindi ko kasalanan kasi ako yung biktima dito. Hindi ko kasalanan kasi yung victim's mentality. Kahit na siya yung salary na sasabihin niya, biktima ako dito, hindi ako yung may kasalanan. So, kung mag-shift tayo ng focus, maiiwasan natin yung mga bagay-bagay na kagaya nito. Sa victim's mentality kasi, iha-highlight natin yung suffering na dinanas, yung paghihirap, yung buhay na kinahihinatnan. Kaya, ang makikita tuloy natin, if susundan natin yung traditional point of view, susundan natin yung parable of the lost son sa kanyang title pa lang, ang magiging drive natin for him to be no longer lost ay mag-repent, magsisi. There is no other way but repentance. Kaya ang mga naunang mga preachers sa atin, gagamitin lagi ito, lalo tigit yung versikulo 2, 3 at 4 na sinasabing sapagkat napakalaki at napaka great rejoicing in heaven kapag ka nag-repent ang isang soul. Yat tingnan nyo maigi, yung ginamit yung text na yon is doon sa parable of the lost sheep. Paano makapag-repent yung lost sheep? Kung ang drive natin is on repentance at hindi doon sa joy of finding one, joy of fellowship, then yung focus natin mali. Kasi alam naman natin, hindi makakapag-repent ang isang sheep, ang isang tupa. But be that as it may, tuloy lang pumunat natin. What if, doon sa victim's mentality, ano, puntahan natin, kung iha-highlight natin ang suffering ng biktimang ito na naubusan ng lahat-lahat dahil sa kanyang kagagawan, sa kanyang sarili, nilustay niya ang kanyang kayamanan, na hindi natin makikita ang kanyang repentance. What if, malaki what if ito ha. What if ang kanyang maalala, bukod tanging maalala niya is abusive ang kanyang father. Ang bukod tanging maalala niya ay wala siyang mabuting pagtingin mula sa kanyang ama. Then, babalik ba ang batang ito? Babalik ba ang anak na ito kung abusive yung kanyang father? Kung hindi niya mapapansin o hindi niya naramdaman man lamang
na ang kanyang ama ay mapagmahal? Kaya, tingnan natin, ano ba ang prime mover? Kung ma-focus lamang sana natin na yung shift natin is not on victim's mentality but on the uncaused first cause. Doon sa talagang main character kung tutusin. Hindi ng focus na no. Parable of the lost son ang focus. Parable of the loving father, father ang focus. So ang main character sa lost son, the son. Ngayon, main character sa loving father will be the father. Sa ganang akin, doon ang takbo ko kasi siya nakikita ko ang cause first cause. Kaya nga, hindi magamit-gamit ng iba na mula sa Lucas, parable of this kind of parable, ay gagamitin natin yung 1 John chapter 4 na lang. Dahil andun yung first cause. Uncaused first cause. We love because He first loved us. That's uncaused first cause. Qualifications mo, why the Father loved you? Wala, di ba? Ano bang hinanap sa'yo? Unconditional love. He loves us. That's why we love Him. Huwag mo sasabihin, I love the Father. First, no. Nauna siyang nagmahal. Kaya magiging magandang pag-aaral na ito. So, let's get ready and let's make the record straight in making the invisible visible. Sa Lucas Kabanatang 15, mapapansin po natin yung setting. Unang-una, setting muna tayo. Sa verse 1, ando dun yung kanyang setting. Kaya nga, inuna na natin yung 3, ano? Kaya nasabi niya ang talinghagang ito. Setting, ano? At ang purpose niya, so he told them this parable. The setting being is, in verse 1, now the tax collectors and sinners were all drawing near to hear him. Alam naman natin yung tax collectors, ito yung mga pinakamababang uri ng mga mamamayan sa kanila. And sinners, kung mayroong status ko sa lipunan, no? Ito yung mga nasa baba. So, tax collectors and sinners were all drawing near to hear him. Tingnan nyo maigi ang kabaliktaran naman. The other one are the Pharisees and the scribes grumbling and are saying, this man receives sinners and it's with them. Ang unang set ay yung mga tax collectors and sinners. At anong gusto nilang gawin kay Jesus? They draw near him to listen to him, to hear him. Ang another set naman ay yung Pharisees and the scribes. Ito naman mga banal. Itong mga righteous sa kanilang mga paningin. Anong ginagawa? They were grumbling and ayaw nilang makinig. Kundi gusto nilang sila ang pakinggan. This man receives sinners and eats with them. So, dahil doon, makita kagad-agad natin, okay, may dalawang set of audience ang Panginoong Jesus. Mga gusto makinig sa kanya at mga gusto magsalita laban sa kanya. Yung mga gusto makinig sa kanya are tax collectors and sinners, yung mga ayaw makinig sa kanya, kundi magsasalita ng labag sa kanya o laban sa kanya ay yung mga umaasta mga magagaling at mga matuwid, the scribes and the Pharisees. But let's make the record straight. Kung titingnan po natin maigi ang kabanatang 14, basically 14, 15, and going to 16 ng Luke are parables. Filled with parables po yan. Maghanap kayo kung saan naruroon yung part kung saan nagkumpulan yung mga parables. Chapter 14, 15, and 16 kay Lucas. So, let's look at parable number 1. Sa ganang akin, it's the 90 and 9. Yung parable number 2 will be the silver coin or silver coins. Kasi sampu yun. Parable number 3 will be the loving father. Pero teka, hindi ganyan ang nasusulat sa Biblia ko. Pastor, oh, brethren, hindi ganyan ang nasusulat sa Bible ko. Okay, sige, let's go to traditional presentation. Traditional presentation will be this. Parable number 1 will be the lost sheep
Number two will be the lost coin. Number three will be the lost son. Kasi ang emphasis niya is on the lost. Ulitin natin. Ang emphasis is on the lost. Kaya lost sheep, lost coin, lost son. If yan ang magiging emphasis mo o yan ang focus mo, then we will be looking at the lost's condition. Ano nga ba ang katayuan ng isang naliligaw o ng isang tupang ligaw? Vulnerable siya. Baka pagkain siya ng lobo pag hindi siya natagpuan kagad-agad. Ano? Or ano nga ba kalagayan ng isang lost coin? Kaya kung mapansin niyo yung lost na yan, even with the lost son, ang mga naunang mga mangangaral sa atin at ang nakasanayan natin, traditional interpretation and traditional presentation of this lesson will be heavy on repentance. Nako, mapapariwara talaga ang tupang ligaw na yan kapag hindi siya nagsisi. Samantalang kung susundan natin yung title na binigay ko, The 90 and 9, will be on the search and the rescue. Hindi nakafocus doon sa biktima, hindi nakafocus doon sa kalagayan ng nawawala, kundi nakafocus doon sa paghahanap sa mga nawawala. It is going to be the search and rescue. At ang laging emphasis is not on repentance, kundi the joy of finding lost things. Lost souls. The joy of fellowship. Shift of focus. Kailangan siguro natin. Ulitin natin. Kung ang magiging emphasis natin sa parable number one, the lost sheep, the lost coin, is on repentance, repentance, and repentance, tingnan nga natin maigi. Did the lost sheep repent? Hindi pa pwede. Hindi naman marunong mag-repent ang sheep. Hindi naman marunong magsisi ang isang tupa. How about the lost coin? Yung drachma na tinatawag. Marunong bang mag-repent ang drachma? Again, hindi pwede. Hindi talaga heavy on repentance. Ah, dito baka tumama. How about the lost son? Kaya bang mag-repent ng son? Yes, kayang-kaya. Okay, 3 strikes, you're out. Nag-repent nga ba? Pero may patunay kami nag-repent, brethren. Wait, tingnan natin kung repentance nga ba yon. Repentance or we are reading too much into the texts. 3 strikes, you're out. Tingnan natin. At bisitahin natin muli ang Lucas, Kabanatan 15. Sa mga nagsasabi at sa mga hindi gaanong hinimay ito, tingnan niyo maigi. Ang bunso ang kanya sinabi sa kanya, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi na yung kayamanang nauukol sa akin. And the father being fair, tingnan niyo, ibinahagi niya hindi lang kay bunso, kundi maging kay pakanay ang kanyang kabuhayan. Yun nga lang, habang nakabahagi kay bunso, yung kay bunso, kinuha niya. And then inaksaya niya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay. Si panganay, bagamat ibinigay sa kanya ang kanyang parte, ay he still let the father run yung kanyang kabuhayan. Good thing, ano? Wow! At nang magugol na niyang lahat, inubos talaga, no? Tingnan nyo, Maggie, siya'y nagpasimulang mga ilangan. Nung mga ilangan siya, tingnan nyo, he wasn't hired. Nakisama sa isa sa mamamayan sa lupaing iyon. Iprinesanta niya ang kanyang sarili. Bakit? Sinugo siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. Ang magkaiba nga, kung ang emphasis natin sana ay doon sa victim o doon sa lost son, ano mangyayari? Hudyo, how low could you get? Isang Jewish boy, guy, lad, taking care of pigs? Baba naman. And then,
yung longing. Ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan sa mga kinakain ng mga baboy. How low could you get? Sabi ko nga, gaano ka baba ang ibinaba mo na? And then, tingnan nyo maigi, ito yung bersikulong gagamitin at ito yung talatang gagamitin lagi na sinasabing nagsisi siya. At nang siya makapag-isip, nagsisi nga ba? Is it pagsisisi or is it self-preservation? Mag-isip po tayo maigi. Nagsisisi nga ba ang bunsong anak or di kaya ay self-preservation? Gusto niya lang mabuhay. Nang siya makapag-isip, sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain at ako rito'y namamatay ng gutom. Self-preservation po. Walang pagsisisi ako naririnig doon. Kundi realization. Ang realization at saka yung repentance. Magkaiba po yun. Kahit tingnan ninyo maigi ang definition natin ng repentance. Kaya kung gagawin, magtitindig ako at paruroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. Again, this is not repentance. Alam niyang unworthy. Hindi ako karapat-dapat na tawaging anak mo. He is not even asking for forgiveness. Factual lang sinabi niyang, I am not worthy to be called your son. So, anong gusto niya mangyari? Self-preservation. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. That was his thought process. Yun yung naisip niyang paraan para siya mag-survive. Dahil gutom na gutom, yun yung pumasok sa kanyang isipan para patuloy na mabuhay. Not being sorry, the repentance, not being sorrowful, not asking to be taken back. Kasi feel unworthy nga. Ang gusto niya lang is to find employment para magpatuloy siyang mabuhay. Self-preservation. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. Now, sa mga nagtuturo ng repentance sa bagay na ito, gusto kong malaman paano kayo umabot sa repentance sa bagay na yan. Kaya siya'y nagtindig yung sasabihin from yung kanyang kalagayan ngayon, tapos nagbago siya, pumunta sa kanyang ama, hindi pagsisisi yun. At pumaroon sa kanyang ama. Kung ang focus mo ay sa anak, then how about this? Natapot samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama. Paano natanawan siya ng kanyang ama? Kundi ipinapakita that every day maaring yung kanyang ama, hindi natin mababasa, maaring yung kanyang ama ay laging hinihintay ang isang familiar figure from a distance na namimiss niya. Familiar figure from a distance na kilalang kilala niya. How he walks. Yung shape. Hinihintay ng ama ang anak sa napakahabang panahon. Kaya, samantalang nasa malayo pa siya, natanawan na siya ng kanyang ama. Ando dun yung ama naghihintay. Kailan ba uuwi? Kailan ba muling makakasama? Kailan ba muling makakapiling ang sinisintang anak na to. And the first thing na mapansin natin, nagdalang habag at tumakbo, hindi hinintay ng ama. Kung may pride ang ama na yan, sasabihin niyang, ikaw umalis, di bumalik ka dito. Ikaw naglayas, di matuto kang bumalik. Natuto kang umalis, matuto kang bumalik. Look, tingnan niyo yung father's love. Nagdalang habag, tumakbo. Hindi pa palayo, kundi pa palapit. Yung hinihintay niyang figure for the longest time na namimiss niya, ngayon nakita na niya, and from the distance or from a distance, tinakbo niya ito, hindi niya hinintay na umabot ka dito.
Hindi kagaya ng pusa namin na kapag katawagin mo kahit na gaano man o anumang inihahanda mo sa kanya, mag-i-stop talaga siya ng isang di pa mula sa'yo. Hindi talaga lalapit. Konsitutsi. But this father went out of his way having this niyakap niya sa lieg and listen at siya hinagkan. Oh, how we miss the kisses, ano? Oh, paano mo nga ba ipapakita yung iyong emotion? Paano mo nga ba ipinapakita yung appreciation, yung pagpapahalaga? Kiss. Ano mang amoy nito, amoy baboy man ito, amoy, ano kayang amoy ng bunsong anak, ano, nung dumating? Whatever that be, niyakap niya sa lieg at hinagkan niya. That's a father's love. Wala siyang pakialam kahit na nag-iisip ang anak na ito, hindi ako karapat dapat tawaging anak, hindi ako, so on so forth. Yet the father hugged him, loved him, kissed him. And yung rehearsed na iniisip na nung anak, sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Again, ginamit niya, is it a sign of repentance? Hindi pa nga siya tapos, hindi nga siya nakapag-sorry, hindi nga naman talaga siya pumunta doon para sabihin sa kanya na gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. Hindi na nasabi yan kasi nasa gitna pa lang siya ng kanyang rehearsed, ng kanyang memorized spiel o memorized na sasabihin sa kanyang ama. Yet, hindi siya sorrowful, hindi siya repentant, kundi just stating the facts. I want to live. Gutom po ako, pakainin niyo ako. Gutom po ako, I will do anything, mabuhay lang. Listen. Sa mga nagsasabing nagsisi ang batang ito, nagsisisi itong isang ito, at bumalik siya, listen, hindi niya natapos yung kanyang litanya. Hindi niya inabot yung gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upan, but listen to the father and see the father's love. Habang sinasabi niya, datapos sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dahil hindi niyo rito madali ang pinakamabuting balabal. Kaya di ba nakapaligo, no? Isuot sa kanya. Lagyan niyo ng sing-sing ang kanyang kamay, tatak ng kanyang pagiging anak at ang kanyang paa, mapanyapak. At kunin ninyo pinatabang guya at inyong patayin at tayo magsikain at makatuwa. The father was engrossed with joy seeing his son again. Sapagkat patay ng anak kong ito at muling nabuhay, siya ay nawala at nasumpungan at sila nagpasimulang magkatuwa. The joy of fellowship, the joy of having a soul back. Balikan natin, the joy of finding the lost sheep. The 99, the lost one. The joy of finding the lost drachma. It is that kind of joy. Hindi yung repentance ang hinahanap dito. Hindi yung repentance ang mabigat dito sa talinghagang ito. Kundi yung kagalakan kapag ka nasumpungan mo yung nawawala. I will reserve the other one. Nasa bukid niya ang anak niyang panganay at nang siya dumating at malapit sa bahay ay narinig niyang tugtugan at ang sayaha at ang sayawan. At pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin at tinanong niya kung ano na kaya ang mga bagay na yon. Pansinin po ninyo, dumating ang kapatid mo. Even yung servant, alam niya, kapatid mo yung dumating. Pinatay na yung ama ang pinatabang guya at dahil sa siya tinanggap niya na ligtas at magaling. Safe. And sound. Natapot na galit siya at ayaw pumasok at lumabas ang kanyang ama at siya namanig sa kanya. Siya ay sumagot, sinabi sa kanyang ama, narito maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran at kailan may hindi ako sumuway ng iyong utos. Galing. At gayon may hindi mo ako binigyan kailanman
demand, ano? Hindi mo ko binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Tapwat nang dumating itong anak mong umubos na yung pagkabuhay sa mga patutot. Hindi niya sinabing, tapwat nang dumating ang kapatid ko, ang bunsong kong kapatid, ang siraulo kong kapatid. Hindi eh. Kundi itong anak mo yan, hindi ko kapatid. Pag-usapan natin next time. Sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palagi nga sa akin at iyo ang lahat ng akin. Datapot karapat dapat magkatuwa at magsaya tayo sapagkat patay ang kapatid mo ito at muling nabuhay, nawala at muling nasumpungan. Kaya, party-party. Father's love. Unconditional. Kumpakita nating maigi that ang focus is not doon sa anak, kundi ang focus ay doon sa ama, doon sa unconditional love ng father, unending love ng father, sapagkat mula siguro nang umalis ang anak na yan, araw-araw hinihintay ng ama, kailan ba ang balik ng anak ko? Father's love, unending. Bagamat hindi natin narinig sa ganitong presentasyon nito because ang focus nga natin ay nasa prodigal son. Hindi natin nakita na ganito kalaki ang pag-ibig ng ama kasi ang focus natin ay nasa anak kung paano nilusta niya ang kabuhayan ng kanyang ama. Hindi natin nakita yung unending love kasi nga hindi natin napansin na every day suggested ng texts, hinihintay niya ang familiar figure, when is he coming back? Parable of the lost son, no more. Hindi na pwede yung prodigal son or victim's mentality. At hindi natin pwedeng ipagpilitan yung victim's condition, hindi mababago yan, mananatili kang prodigal unless you repent. Hindi po. But we need to shift and refocus. Marapat siguro napapanahon bilang araw ng mga ama na makita natin ang pagmamahal ng isang ama. Na bagamat hindi napansin sa napakahabang panahon, hindi narinig sa napakahabang panahon, hindi mapapantayan kahit na hindi napapansin, hindi naririnig, kahit na hindi na-appreciate, ang pag-ibig ng ama ay mananatili magpakailan-kailanman. Unfair man. Dahil sa nakalipas, hindi binibigyan talaga ng sapat na pag-appreciate at sapat na pagpaparangal kasi hindi naririnig sa ganitong presentasyon yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Unfair. Panahon na siguro na mag-shift tayo ng ating focus. Panahon na siguro na makita natin, let's make the invisible visible. Let's make this the parable of a loving father. Replace yung idea natin, the parable of the lost son. Upang sa gayon, ang lahat ng mga lost son may tatay na mauuwian. All fathers love. Although, lahat naman tayo mga ama, ang mga pagmamahal natin, unnoticed, ang iba hindi kayang sabihin, bagamat hindi mapapantayan at hindi man napapahalagahan, at unfair na hindi naririnig o hindi na pag-uusapan. Pero patunay na magmamahal ang isang ama, papatunay na magsasakripisyo ang isang ama dahil sa kanyang mga minamahal. Kaya napapanahon lang din naman nabatiin ang lahat-lahat ng mga tatay. Happy Father's Day po sa mga mapagmahal na mga ama na bagamat hindi napapansin, hindi naririnig, hindi mapapantayan ng pag-ibig at sakripisyong ginagawa at hindi napapahalagahan, huwag na magsabing unfair. Naririnig kayo. Lalo't higit kapag kanabago ang pananaw natin
sa parable of the lost son at magiging parable of a loving father. Happy Father's Day. Muli, ito po ang inyong lingkod, Jose Riboy Perez Cariaga, nagpapasalamat sa pagkakataong makapagbahagi po sa inyo.